Kumaban agad itong RRQ Hoshi. Yeah, kasi again, true damage mula sa carry. Tama. Bileric with reflect mechanic nung kanyang passive as well. You have the burst mula Eudora dito sa talaga, Eudora. Actually. And you have shields and mobility mula dito sa Matilda at plus sa Esmeralda. May damage din yun. Yung Matilda, yung skill nito, may damage din talaga. May damage din talaga. So yeah, I agree. I totally agree. It's going to be a hard game para sa Bren Esports dito pagdating, of course, of the early. Pero kapag nag-late game tayo, Rockhard, I think Bren can definitely go for outplays. Absolutely. Walang late game. Halos walang late game na laban dito ang RQ Hoshi. So dito na tayo, tol. Dito na sa huling possible na laban. Labanan ng RRQ. Ito na ba? Ito na ba ang huling laban ng RRQ? Rockhard, gusto ko lang i-remind sa'yo na ang carry ay hindi naging successful in the whole duration of M2 nung ginagamit to. Bakit? Kasi para bang ang bagal nito pagdating sa mga ganks. Napakababa ng win rate and of course, still, that's a reason why wala siya sa meta ngayon. Diba? Pero may mga teams naman na kayang gumawa Cartesi, syempre agawan mo pa ba? Nag-flicker yan ha? Nag-flicker na yun ay, lahat. Ay, nag-flicker ka ginawit ba? Ginawit na lahat, pati Aegis! Kuya eh, Kuya Bin naman. Kuya Bin. Napanood na nila sa bots yan eh. Nag-flicker in. Tapos nag-thunder-thunder. Kitang-kita. We can see it from a mile away. Oo. Kumbaga naging call ng Bren Esports dito. Oh, nag-flicker na yan. I-go nyo na. May BMI tayo. May flicker pa si Kuya Lasty. You Knock know up. It. Easy first blood. Easy Bugatti. Mm-hmm. Gets Whisking. May hirapan din dito sa bot lane. Ang ganda talaga ng control ng Bren Esports. Yung ibang team magpapanik. Uy, may Eudora. Oo. No, not Bren Esports. You can't do this to me. Parang magigits mo rin yung ginawa ni Whisking doon, ay ni kaibigang Vin doon eh, na kaya kasing magawa talaga. Kaya ma-steal. Yung steal lang. Yung nangyayari steal. Na yun eh. Mm-mm. Nangyayari Mm-mm. na yung sobrang daming beses na eh. Oo. Diba? Yung manakaw lang niya, madelay lang niya ng onte. Tanggal yung XP. Ang laking XP noon. Eh kaso, Bren to eh. Bren to tol. Hindi, napanood na ng Bren yun eh. Yep. Yung ganun na ano eh, yung ganung movements. Yes. Gets na ng Bren na pwedeng gawin ni Psycho. Ay, ni Vin. Actually, inuna nila yung ano doon eh, Lito. Oy, si Lasty oh. Wait oo. Lang. Kaso na miscalculate lang nila. Oh! May sagot. Nice dash out mula kay Lasty dito on dodging the Wrath of Dryad. Mula dito kay Whisking. So now, both of the teams preparing to take this Turtle Rockhart. That's right. Mm-hmm. And Turtle to, it should be easy dahil sila Psycho hindi nang ano confident. Level 3 lang yan. Okay. Dahil I think Bren Esports will take it. There you go. Ultimate para kay Judito. Spider Stunking. Electric Arrow coming in. But there is no Thunder's Wrath. That is the boy Sans coming out for Plap DZ. And now Bren Esports taking advantage of the Turtle situation and will probably get more gold dito sa first 3 minutes ng laro. You're going down like a psycho. Psycho. Sina-psycho, tol. Oo. Level 3. Ba't ka nandun? Anong ginagawa mo? Nati 10 bits. Si kaibigang Psycho dito. Actually, level 3 din si Vindon kanina. That's why, even though ang ganda ng kanyang electric arrow, yes, there's no follow-up. Nakapwesto sila eh. Tama yung pwesto nila. Pero yung skills nila, hindi sapat. Oo. And now, Kuya Rockhart, with this 3 minutes in, anong makikita natin? Sinabi mo kanina dito na lugi dapat ang Bren pagdating sa early game. Dapat ah. Which is nagugulat din ako na ang lakas ng Bren sa early. Pero the reason is because RQ Hoshi, nagplay sila ng passive. Alam mo bakit? Bakit, Kuya Rockhart? Yung carry nila ang tagal pumasok. Yun nga eh. Yun yung dilema sa isang carry, Kuya Ito Rockhart. Ito yung damage eh. Output nila. Oo. Ako actually, bilang isang carry na binubuhat lagi yung kaibigan natin na si Butters. Tama, nararamdaman ko yan eh. Para bang bumabagal talaga yung capability kailangan ko kumil. 10 minutes kayo lumaban, mga ganun. 12 minutes. Sa ngayon, ang panlaban nila si Bin, eh nangyari kay Bin, na first blood, na-delay yung experience. Yun nga eh. Tsaka again, hindi natin minamalit yung carry. Masakit ang carry. Masakit yun. Pero hindi siya kagaya ng Lance, hindi siya kagaya ng Ling, na kaya mag-burst down kagad. Tama, diba? Yung level 5, yung basta may buffs ka, may turtle ka, okay lang. Nope, not at all. Kailangan mo ng attack speed para sa isang carry para makalaban ka. And wala pa yun. Hindi ba? Wala pa yun. At saka kasi kapag nag-ulti yung carry, bawas yung damage yun eh. Yung That's ano niya, true. yung double light wheel, may part na onting percentage na nababawasan yung normal hits niya. So kapag hindi mo talaga na-proc yung apat na proc, nung mark niya, nung light wheel mark, bitin yung damage mo talaga. Exactly. Tama ba? Tama ka doon. Mm. And
percent damage nga ang carry. Oh, so, sorry, game, anong gagawin ng percent damage? Yun nga eh. So, diba? Umapal mo yung health ng kalaban. Yeah, so ang ibig mo sabihin dito, Rockart, eh, para bang na-delay na yung damage ng RQ, pwedeng kontrolin ng Bren itong laban na to. Dahil, wait, dahil opening mo, to ha. Wait lang. Mukhang nag-set up sila dito ng laban. There you go. Nice pick para kay Ribo dito. Nakita! Ang ganda! Yatam na naman dito si Finn, pero actually sila si pala yung una na wala. Napakagandang setup ng mga bagulay dito. Pero ayaw namin yan. Sabi dito ng Bren, as Blaftezy will also fall down. Tunaw ang gulay! Tunaw ang gulay, mga kaibigan. Ang pechay ay hindi na pwedeng kainin. Ito'y hindi sapat. Bren is... Napanis na. Napanis na nga talaga. Actually, mahal na ang gulay ngayon. Shoutout sa mga tita na nagre-reklamo dahil mahal na talaga. Dahil mahal sabi na talaga ng Bren, ayaw na namin ang gulay. Hindi kasili. Nagmahal na. Bren Esports taking down the Turtle and Rockart, yung binanggit mo kanina na early game. Para sa RRQ, hindi nangyayari, pare. Hindi talaga. Lumalaban si Carl Tizzy, inumasim. Oo, it's a sign. It's a sign na lamang ang Bren Esports sa ganitong situation. Rockart, if you are RRQ, ano ba dapat mong isipin? Kasi Bren, mukhang hindi agad mapapatay. Ginamit na lahat kay Carl Tizzy. Ginamit lahat! Oh, lahat na yun! Grabe, muntik pa siyang makatakas. Ibang klase, ginamit nila lahat ng resources para kay Blaftezy. Nakakatawa yun, ha? Anong ibig sabihin nun, Kuya Rock? Eh, totoo eh. Sabi mo, anong gagawin ng RRQ na hindi sila ma-takedown si Blaftezy? Ayan, sakto, sumagot. Nilipat kay Blaft. Na, sabi nila dito na lang yung kapatid. Dito na lang. Yung kapatid na lang. Oo. Yung kabila na lang. At saka eto pa. Muntik at pang hindi gumana. Yun nga eh. Ibig sabihin, kung ginamit nila lahat sa ganitong sitwasyon kay Blaftezy, paano pa kaya kapag nag-teamfight? Ayan na. Diba? Tignan natin. Tignan natin dahil masastan ngayon dito si Vin. Lastly, now going in. Carl Tizzy, pumasok dito. But those are the shields. Nice Aegis para kay Psycho dito. Psycho, mapapaback na lang as Team Bren Esports will also disengage. Nothing will happen on that equation, Kuya Rockart. Tama, nagka-countera na. Tapos nagamit na din nila Few at nila Ribo yung skills nila. Few already used Imperial Justice. Oo. So, alam naman ng Bren na hindi na dapat lumaban. Disiplina lang to. Disiplina lang talaga. Pero sabi nila, eto na! Tama ng disiplina, the Thunderstand. Pero patay ang Germs. R7 na galit sa lupa. Oh no! Oh, no! Ultimate pa! Carl Tizzy, pumasok na din. At sumipa, aba, sumigzag pa! Sumigzag? Aba, bumiblicker habang naka-ultimation? Nag-wow sa ere, pare! Wow. Nag-wow, wow, wow, gumanon sa ere! And Bren Esports, ayan, paggalit na naman sa Germs! It's the audition! It's the audition! Mala DJ Khaled and another one! And nagtutuloy-tuloy na ang stickers dito, Kuya Rockart. RRQ! RRQ! Ayaw Q! Ayaw Q sa'yo! Gumaganon mga kaibigan ng Bren dito. Sa laban na to, 9:13. Rockart, what is happening? I can't believe it. Ito yung explanation dyan. Ano yung explanation dyan? Sa RRQ, eh, merong audition sa Bren. Pero sabi ng Bren, wala kayong role. Wala para sa'yo dito. Oo, taong so, bayan lang kayo. Tamang, taong bayan. Taong bayan lang kayo. Manood na lang kayo. Oo. Yun. Hindi ko alam ha, pero yun yung itsura eh. Ganun yung itsura eh. Itsura eh. Kung baga akala nila may BTR eh. Akala nila, nag-ready sila eh. Wala eh. Naganda sila ng makeup pero hindi nila alam. Kung baga, it's a trap. Ano pala, kung baga extra lang muna pala extra yung gagawin. Yung ano, kaya nag-isa-isa sila. Oo. Ayan na, nagiging ano. Aray! Nako po, pero mukhang si Carl Tizzy ata dito ang mag-audition. Umaasi! Kaya na nga, nagkasama-sama na ang taong bayan dito ng RRQ, ladies and gentlemen. Bren Blaftezy. Nako, tumagalit ata ang bapor ng Bren. Tiniis yung lima. Tiniis yung lima, pero nag-asim tayo. Nag-asim tayo, Tol. Ako, inaamin ko na doon. Medyo asim yung galaw ni Carl Tizzy. Hindi niya na-estima. Uy, teka, may sagot naman si Bren. Ay, nako, kasama pala sa plan. It's part of the plan. We got two! Nakakuha pa rin dito ng exchange ang Bren Esports. Mas may tore. Oo, nakakuha pa rin ng exchange ang Bren Esports, Kuya Rockart. So, it doesn't matter kung nag-asim ang Bren. Dahil nga may tore at may dalawa pang kill. Tama ba? Calculated. Mm-mm. Law of equivalent exchange. Oo, yun. Ganun lang yun. Big words yun. Big words. Law of equivalent exchange. Ayan. Para dito sa side ng Bren Esports. At mukhang sabi nila dito, Kuya Rockart, gusto na naming pagpahingain si Rockart at si Manjin. Gusto na naming pagpahingain ang mga tao na kanina pa nag-aabang para mag-abang na lang mamayang gabi. Dahil kung iisipin mo, Bren Esports is probably minutes away. Minutes away, posible. From going to the grand finals na, Kuya Rockart. My God.
Kalain mo yun. Just like this, the plan has been dismantled. Si Flap TZ, titiis na naman ng apat. Aray, nako po. Nako, Flap TZ mag-isa dito. But here comes RRQ. But that is the spin. Coming in from Carl TZ. Main target is R7. So no Esmeralda right now. Fine, nako, Phantom Step para kasi dito. Pero masyado malapit yung Shin. Feather Airstrike coming in from Doc Rebo. And Flap TZ with the rollout. And now sinipa pa dito si Shin. And oh no. Si Whiskey. Ata dito ang RRQ. It's a triple. Para kay Carl TZ. Can Carl TZ go for the Maniac? Uy. Nako. Nauntog lang ng onte. Ditol. Oh. Disiplina yun. Discipline. Disiplina. Sabi niya, hindi naman porket kaya ko sana isavage yun, isasavage ko na. Hindi worth it. Oo. Aware siya. Ang ganda noon, naramdaman ko yung disiplina niya. Talagang holding back. Kumbaga, sobrang gigil mo dapat noon eh. Oo, kumbaga sa anime, nag-flashback sa kanya lahat. Nang nangyaring, masasama. Oo, nang nangyaring masama. Nasabi niya, teka, wait, BMI, disiplina muna tayo. Natuto siya. Natuto. This is maturity. Mula sa isang player na sinasabi ng iba, eh, napaka-asim. Oo. Pero just like that, the command ng team niya. Na-disciplina, Carl TZ. And with that, Bren Esports owning RRQ Hoshi right now. Nako, nag-part 2 pa nga. Finn, where are you going? R7 also, napalaban na lang, napa-ultimate na lang. And takbo, habang may lupa, Finn, takbo! Dahil wala ka nang pupunan. Where are you going? At umiikot-ikot na si Flap TZ. Look at that. RRQ! RRQ! Oh. To Babay Q! Babay Q! To Ayaw Q! Sayu! Oh no! Oh, 31,000! No. 27,000! Myanmar! It's on the way! Myanmar is waving! Myanmar is waving! Ang oh hirap my na nito! Ang hirap na nito kung ikaw ang RRQ, Kuya Rakart. Pumili sila dito ng napaka-risky na lineup. And yung risky na yon hindi nag-pay off. Hindi nag-pay off! Nandito tayo, tol! Bren Esports, secure by the Lord! And from here, methodical na lang! Ito, basicin mo na lang to, tol. Ihintayin na lang nila dito. Ihintayin na lang. Yung Lord na lumabas, it's going in the mid lane. And looking at the items, Kuya Rakart, medyo 10 beats pa. 10 para beats. Para sa side ng RRQ. Aabutin kaya nila to. Again, defensive, 4 items ang pinaka maayos dito sa RRQ. Si Shin, on the way, wala pang defensive item yan. Oo. Kawawa to pag na-dive. Kawawa to, talagang mamamatay to ng biglaan. As Bren Esports going with the 4-1 split technique, giving Flap TZ that bottom side, controlling it, and giving the Lord the mid lane. Ang sabi natin dati, walang malakas sa apat, si Flap TZ pala yun. Kayang-kaya niya eh. Kayang-kaya ni Flap TZ. Kaya-kaya niya eh. And that is the Unity Shield. Ito na naman, Blazing Duet. Here we go. Bren Esports, ladies and gentlemen, for the first time in forever in the history. Let's see kung kaya nila patumbayin ang bansa ng Indonesia ng dalawang magkasunod na beses. Dahil nandito na sila, papasok na sa base. RRQ, the stickers coming in. Myanmar is waving, ladies and gentlemen. Myanmar is waving. At ito! No! Oh my God! Bren Esports will be going to the Grand